Hello, nandito na naman po ako. Sa pagkakataong ito, ayan, may another take ng pedicure. Kasi nung mga nakaraan, medyo maingay ang paligid. Ito, hindi kami nakahanap ng pwesto ni Ate Elsie. Kasi sabi ko nga, sa tabi-tabi lang kami. At ngayon, talagang tabing kalsada kami. Nagmamanicure at pedicure. Okay, so ganito ang proseso ng pag-pedicure. Yan, so binabalan yung pinakamalaking po ng cuticle remover na may bulak na may cuticle remover. Tapos yan, binasa na rin yung ibang mga kuko. Tapos bababat natin. Isang direction lang po. Papasok ate. Palabas. Okay, palabas. Medyo mabilis yung ano niya eh. Sanay na sanay kasi si ate kaya. Makalabas lang. Isang direction lang. Pero pag dyan sa banda dyan, paano? Palabas pa rin. Opo. Palabas siya. Pag dito sa dulo, pwede siya ilalim. Pag kasi nakaumbok yung kuko, kailangan pagganan yung ano para pumantay. O, depende sa kung anong hiyang nagamitin, kung kneader o nail cutter. Ayan, i-trim ang kuko ayon sa gustong shape. Kaya lang dahil ang kuko ay pungkuk na, halos walang pagpipilian. At hindi, ayaw ko naman yung mahaba. Kaya ayan, kukukin na rin lang. Paanoin na lang ng konti para magmukhang ano, magmukhang pantao. Pantao, sabi ng anak ni Mang Mets. Yan na. Tinanggal na ni ate yung ano, yung nakababad na ano, bulak na may cuticle remover. So, yan. Ilinis na rin. Gaya ng ibang kuko. Paraan so ng paglilinis ng kuko. Una ano yung nilagyan ng cuticle remover para tumambot siya. Tapos trinim isa-isa gamit ang nipper o kaya pwede rin ang nail cutter. Tapos yung ano, yung pusher ate, tama ba yung pagkakas? Tapos brinas siya, tapos ayan. Basta ang mahalaga ano yan. Actually, pwede rin na hindi ganun ng pagkakasunod-sunod ng depende lang ano, sa depende iyo. Sa pangangailangan ng bawat kuko. Ayan. So yan. 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 Tapos na ang paglilinis.